Hello! What's up? What's up, mga gagayong? Bali, ito na po yung pangalawa po nating video ngayon. Alam ko nagtataka kayo kung bakit gagayong. Kasi ang Tagalog po ng gagayong is mga kaibigan. Bali, Ilocano po ako. Sinabi ko sa una kong video na Ilocano po ako. So, yun yung magiging call sign nating lahat, gagayong. Kayo ngayon, yung mga bago kong kaibigan, mga new friends na sasamahan ko kayo, sasamahan nyo ako sa mga talakayan, sa mga usapan, sa mga bagay-bagay. So, yun yung magiging call sign natin, gagayon. So, nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe sa unang video ko kahit na kukonti. Pero salamat pa rin. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Share, like, and subscribe sa channel na to para sa ganun makasali kayo sa mga usapan namin ng mga bagay-bagay at kung ano-ano pa na tungkol dito sa Kuwait. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong protektahan pag nagtratrabaho ka sa Kuwait? So, ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong protektahan at sa kaalagaan kapag nandito ka sa Kuwait ay ang iyong ID or tinatawag nila itong bataka sa Arabic. Sa English, civil ID. Ito ang magiging buhay mo dito sa Kuwait. Kung wala ito, naku, delikado. So, dito sa civil ID or bataka, andito yung mga impormasyon tungkol sa iyo. Mga pangalan, edad, nakasaan ka nakatira, at saka anong klaseng visa ka. May apat na klase ng civil ID or bataka. Una yung bataka 16, tapos 17, 18, 20. So, isa-isahin natin. Yung civil ID 16, yun yung mga nakatira dito, yung mga nationality, Kuwaiti nationality. Tapos, yung 17, yun naman yung mga parang nag-aaral dito, yung mga iba't nasa ibang bansa na pupunta dito, nandito yung mga kamag-anak nila, kinuha sila ng kamag-anak nila para mag-aral ng mga bata. Ganun. Tapos yung bataka 18 naman, yun yung mga nagtatrabaho doon sa labas tulad ng restaurant, mall, tapos sa mga construction, ganun, sales lady, basta sa labas. Tapos yung bataka 820 naman, yun yung mga nani, mga katulong. Yun, mga katulong, yung 20. So, yung 16, pala yung Kuwaiti, sila yung magbibigay or magbibisa o magbabataka sa 20. Sila in charge doon. So,
Sinabi kong importante ito. Sige, isa-isahin natin. Sinabi kong importante ito kasi dito gumagalaw din. Dito gumagalaw din yung mga iba't ibang transaksyon sa bataka mo. Tulad ng kapag magpapadala ka ng pera sa Pilipinas, hahanapin sa iyo ito. Kapag wala ka nito, hindi ka makapagpapadala kasi nandito lahat ng mga impormasyon na sinabi ko, mga pangalan mo, pumunta ka saan ka, tapos anong klaseng bataka ka, ito. Tapos, kapag pupunta ka sa ospital, kailangan nila to, hahanapin nila din sa ito. Kapag bibili ka ng gamot sa pharmacy sa loob ng ospital, kahit sa labas, mga ilan din sa labas ng mga pharmacy, hinahanap nila ito, pero meron din hindi, pero talagang yung hahanapin nila ito yung mga ibang pharmacy. So, kapag wala ka ito, hindi ka makakabili ng gamot. Tapos, kapag bibili ka ng SIM card mo sa phone, hahanapin to. Hindi ka makakabili ng SIM card mo sa phone kapag wala ito. Tapos, kapag yung sinabi ko kanina, pag wala ito, at saka nasita ka ng pulis, halimbawa, pupunta ka sa kaibigan mo lang, kumbaga malapit lang ng bahay nila, pupuntahan mo lang. Tapos, hindi mo dala to, nakalimutan mo sa bahay nyo, nasita ka ngayon ng pulis. Tapos, kapag wala kang maipakita nito, naku, diretso kulungan ka. Ang mahirap pa dito, nahuli ka na, nag-violate sa mga rules nila, dediretso ka na sa pulis, hindi na kailangan na, may tatawagan pa ako. Hindi. Hindi katulad sa Pilipinas na pwede mong pakiusapan o something. Sablit, tatawagan ko si ganito. Sablit, na naiwan ako. Tapos, pabibigyan ka ng pulis. Sige, next time, wag mo nang gagawin. Dito, hindi. Wala silang exemption, wala silang mga tatanggaping reason. Doon ka mismo sa presinto bigay ng reason mo. Tapos kapag hinuli ka, kukunin yata nila yung cellphone mo habang dinadala ka sa presinto kasi ayaw nila na tumatawag ka sa mga kung ano-ano habang nasa daan kayo. Doon na sa presinto ka nila patatawagin. Yun. Kaya importante ito talaga, importante. Tapos, wag na wag mong ibibigay ito kahit kanino. Di ba, may ganito ka na, may bataka ka na. Tapos, hihiramin ng kaibigan mo na, ay, payo naman ng bataka mo, ganyan-ganyan, kasi may bibilhin ako o magpapadala ako ng pera. Wag mong ibibigay kasi ito yung buhay mo. Kapag nagloko sila, nagamit yung bataka mo, hindi sila yung mismo yung huhulihin, kundi ikaw mismo. Yun. Tapos, marami din. Ito pala yung naging issue noon dito. Last year, naging issue to. Ito, nalaman nila na mayroong mga walang bataka. Mayroong walang mga civil ID. Tapos, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng exclusive raid. Kumbaga, naghaharang sila ng mga sasakyan, yung mga transportation, yung mga bus, yon. Tapos, pinapasok ng mga pulis doon sa loob ng sasakyan, ng mga bus, inakyat nila. Tapos, isa-isa, hinahanapan to. Kapag wala ka nito, dadalhin ka nila sa pulis, tapos sa presinto, tapos i-deport ka nila. Ang daming nahuli noon. Puro mga Indiano. Mga Pilipino meron din nahuli noon. Napauwi yata yung iba. Ang dami din. Kapag nandun ka sa mga pampublikong lugar, ang dami doon mga pulis, ingat ka, pag wala ka nito, huwag ka na lang lalabas. Importante talaga ito. Pag nawala mo to, halimbawa, may incidente na
hindi mo tila sinasadya na naiwan mo, nagpadala ka ng pera. Meron ganong sitwasyon. Nagpadala ka ng pera, tapos nakalimutan mong kunin to sa kanila. Tapos umuwi ka na. Then tapos nung ano na, nung naisip mo na nawawala na yung bataka mo, bumalik ka doon. Tapos sabi nila, ah, binalik ko na, ganyan ganyan, nawala na. May mga ganon, posible na nawala na. Ang gagawin mo ngayon, i-re-report mo ngayon sa police. Mismo sa araw na yun. Huwag mo nang patagalin kasi kapag pinatagal mo pa, hindi na siya ano, hindi na siya valid. I think 24 hours yata. Hindi na siya valid talaga. So, importante ito. Ito, bataka. So, yun, mga gagayim. Kapag pumunta kayo dito sa Kuwait o kayo magtrabaho kayo, kapag binigyan na kayo ng mga amo nyo or kapag binigyan, nakabili na kayo ng ganito, itago nyong mabuti, huwag nyong iwawala kasi ito talaga yung buhay natin. Dito gumagalaw yung buhay din natin. Pag wala ka nito, naku, delikado talaga. Hindi ko nga alam noon nung ano yung papatupad nila sa Pilipinas, 'di ba? Meron nun sa bill na ID system yata noon pero hindi inaprubaran. Parang ganito 'yun noon. Pero hindi ko alam kung anong kahinatnan sa Pilipinas noon kasi ang dami natin doon, 'di ba? Pero dito, talagang mga bata, bata, matanda, may ganito lahat. Walang exemption. May ganito lahat. Kasi nandito lahat yung mga information ni kung ano, kung kinuha nila ito, malalaman nila kung taga saan ka, malalaman nila yung mga yung passport ID mo, tapos malalaman nila yung anong klaseng bataka ka, pangalan mo, nandito lahat. Yan. So, mga gayong, may natutunan naman po kayo sa akin tungkol sa isang bagay na importante sa Kuwait. Maliban sa ano, sa sipag, oo, lagyan natin ng sipag, tiyaga, saka tiis. Dito sa Kuwait, sa pagtatrabaho, kailangan din natin pag-ingatan ang mga bagay-bagay na importante. Tulad ng sinabi ko kanina. So, hanggang sa muli, gagayong, sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan, please lang po like, share, and subscribe para sa susunod nating video at talakayan. Marami pa po tayong mga pag-uusapan na mga bagay-bagay. So, mag-i-enjoy kayo sa akin, may isi-share ako sa inyo. Parang ganun din, vice versa tayo ngayon. So sa mga gustong magpa shout out po diyan, bali sa comment po, i-comment niyo lang po yung pangalan niyo, tapos kung taga saan kayo, bali kung may pagkakataon tayo, why not, i-shout out po natin yan para naman sa ganun meron naman akong maibigay na konting pasasalamat. Masagawa naman ako ng konting pasasalamat sa inyong mga subscriber ko. So hanggang sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Kagayong, bye-bye!